Hello po guys, mga kabayan, welcome back sa akong channel, Nance TV. Ngayon, pangalawang video ko po to sa tutorial kung paano tayo magbayad o magpapadala ng pera gamit ang STC wallet. Ipapakita ko po sa inyo mga kabayan kung paano mag-register at kung paano mag-transfer international. Ngayon, i-open po natin ang STC Pay application. Tapos, pindutin nyo po ang Get Started. Tapos, enter yung phone number mo. Kahit anong phone number mga kabayan, pwede. Sa akin, Stacy. Stacy din ng phone number ko. Then, continue. Continue, Diane. Please enter the SMS code sent to my number. Hintayin po natin yung number ito po. Open po natin yan. Ang STC ay ang security code 0104. Enter po natin mga kabayan sa STC SMS code 0104. Then enter po natin yung kama number natin mga kabayan, ID number. Then yung date of birth. Ilagay po natin mga kabayan, then month, then year, then continue. Then your existing device readme it will be deleted. Okay, na-delete po dito sa isa kong phone. Approve po natin to. Approve. Then, may ano na ako. May passcode na akong ginagawa. Then, enter mo yung passcode. Tapos, mag-add na tayo ng pera, add money tayo. Pindutin natin ang add money. Tapos, dito sa bank information, automatic, mayroon na yung bank information dyan. Tapos, dito tayo sa add money using your credit or debit card. Yung mga ATM natin na, ano yan, debit card. Wala naman tayong credit card. Yung mga sahod natin na sa debit card, na sa ATM. Kaya, add money using your debit card. Natin yan. Tapos halimbawa mag-add ako sa wallet ko ng 1,000 real. Tapos continue lang natin. Continue. Then Select from wallet, select one of your SIM card. O kung may bago kang credit card o. Pero dito tayo sa select from wallet. Then 1,000, mada, sa Samba card, nakaditik. Nakaditik agad siya. Pindutin lang natin. 1,000. Tapos continue. Ang laman kanina, 29 yun, diba? Kita natin yan, pumapasok yan sa STC wallet ko. Then, kailangan natin ng OTP. Mag-send yan ng OTP sa phone number mo. Ito yung OTP, 491882. 491882. Submit.
So, you have added money 1,000 SAR. Daan po. Then, done. Mag-send po, mag-send din yung ano, Samba, yung banko, mag-send din sa mobile phone. Ito na po yun, 1,028.50. At 2850 lang pala yung ano kanina, remaining balance. Ngayon, 1,028.50 na po yung ano ko, yung laman ng wallet ko. So, paano ba tayo mag-transfer ng money papunta sa pamilya natin o sa mga bank account natin? So, dito tayo sa international transfer. Click natin, international transfer. Tapos, mayroon ako nakasave dito na receiver yung bank account ko sa video, savings account ko sa video. Kung gusto nyo mag-add ng receiver, add yung receiver lang kayo. Halimbawa, wala pa kayong ano, wala pa kayong receiver, dito kayo sa add new receiver. Add new receiver, tapos fill upan nyo lang yung lumalabas na page. Tapos, kung gusto nyo magpadala ng pera sa receiver nyo na nakalagay dyan, pindutin nyo lang ang send money. Send money, tapos, 100 na nakalagay dyan, yung latest ko na pinapadala, 100. Gawin natin yung 1,000. Dagdagan ko lang ng 0, 1,000. Bumaba ngayon ang palitan, 1332 na lang. Guys, kahapon nagpadala ko, 1336. So, bumaba ngayon. So, include transfer fee, pwede mong i-include, pwede hindi. Hindi ko lang i-include kasi may sobra pa kong 2885. Kung i-include mo, pwede mo yung i-on, i-slide. Have a promotion code, no. Tapos, agree and terms. Agree to terms and condition, i-slide mo lang yan. Tapos, continue. Change rate, ito. Yan. Ang charge transfer fee, 15 plus VAT na 75 SAR. 15.75 lahat po ang ano, direct to bank yung ano ko. Direct sa video. Tapos, 15.75 ang transfer fee. So, 1,015.75 real. Then, confirm natin. Confirm po. So, declaration. I hereby declare that I know the defined receiver. Okay. Agree natin. Agree natin. I agree. So, ito na po yung receipt niya, MPCN. Kung sa Western Union, pwede pala makuha sa Western Union. Ito yung MPCN. So, daan na po. Maya-maya, ipakita ko po sa inyo mga kabayan kung pumapasok siya sa ATM ko, sa bank account ko. I-open ko po mamaya ang online banking ko sa video. So, daan po natin. So, ito po, under process pa po siya. Wala pa itong isang oras mag-ano na to siya, mag-complete, transfer complete na to. Katulad nitong una kong pinapadala. Pangatlo na ako nagpadala, anong una, 450 pinapadala ko. Kahapon lang, sinusubukan ko kahapon. 450 at saka 100, ngayon 1,000 pinapadala ko. So, maya-maya, sa susunod na video ko, ipakita ko sa inyo ang pagpasok sa online banking ko, mga kabayan. So, yan po lahat kung paano tayo makapagpadala ng pera na hindi na tayo pumupunta sa mga remittance center, lalo na ngayon kailangan natin ang social distances at tapos pahirapan ang pila sa mga papadalahan ng pera. So, ngayon dito na tayo sa STCP, madali lang mga kabayan, na walang hassle. So, ang balance ko ay 17.75 na lang sa STCP wallet ko. So, maraming salamat mga kabayan. Thank you sa pagpanood. Abangan nyo po ang susunod na video kung pumapasok ba yung pira na pinapadala ko sa bank account. So, yan po mga kabayan. Madali lang po. Dito na tayo sa STCP. Madali lang. Hassle free at saka online lang. Isang oras, wala pa isang oras, papasok na agad sa account ko. Ipapakita ko po sa inyo sa susunod na video ang pagpasok ng pera ko sa bank account ko. Ipapakita.
ipakita ko po sa inyo sa online banking. Thank you so much sa panonood. God bless po.